with a clear vision of where we want to take the country in the next 5 years, in the next 10 years, and with a clear understanding of how to achieve that vision and to impart that vision and to galvanize the populace through that vision so that we are once again united, we are once again working towards a common purpose, we are once again thinking not only of ourselves. And that's what common discipline really means. We are thinking only of ourselves, not only of our family, not only of our party mates, but we are thinking about what is needed to build this nation into a vibrant, a strong, and a peaceful society. That vision is what we are always looking for. That is why I speak about it now, because we have an election coming up, and that election is our opportunity to change directions here and provide and find good leaders who will provide leadership, vision, and a motivation for the entire populace to come together and work for the betterment of the republic. Ang NHA, National Housing Authority, sila naman ay nandyan handa magtayo ng mga bagong bahay, titirahan. Ang LGU naman ang maghahanap at magbibigay na lupa kung saan sila lilipatan. Ang problema sa paglipat ay hindi maliit na bagay. Kaya naman tayo, meron tayo ngayon Department of Human Settlements, dahil hindi lamang bahay ang kailangan itayo para maging community yan. Kailangan dun sa lugar kung saan sila ilalagay, kumpleto yung supply ng tubig, kumpleto yung supply ng kuryente, kailangan may eskwelahan para dun sa mga bata, kailangan may simbahan, kailangan may palengke, yung mga magulang kailangan may pinagkikitaan, meron silang hanap buhay. Kung hindi natin mabuo yung ganyang tinatawag na community, ay babalik at babalik sila. Ito ay mga bagay na talagang dapat pinagtutuunan ng pansin. Ang trabaho ay hindi nagtatapos sa ayuda, kundi hanggang sa tuluyang pagbangon ng komunidad. Yung mga sari-sari store, yung mga nagbebenta ng sigarilyo, ang mekanikong nag-aayos ng mga jeepney, yung mga jeepney driver, yung mga tricycle driver, lahat yan. May tatanong natin, mahalaga ba ito? Maliliit lang naman ang negosyo yan. Kahit na malugi yung isa, hindi naman mararamdaman. Iisipin natin, hindi dahil maliit ang negosyo, hindi importante. Lahat ng malalaking korporasyon, lalo na ng yung mga nagbebenta ng consumer goods, ay dumadaan yan sa maliliit na retailer, sa sari-sari store, sa mga nagbebenta ng tingi-tingi. Lahat yan ay importante sa ating ekonomiya. Yan ang una natin siguro bigyan ng pansin. 99.5% ng negosyo ng ekonomiya ng Pilipinas ay small to medium scale enterprises kung tawagin. Ibig sabihin, hindi yung malalaking korporasyon, kung hindi yung mga maliliit. Noong nakaraang September 2020, ang bilang ng mga small and medium scale enterprises na nalugi o nagsara ay 90,000. 90,000 na pamilya yan. Yung mga nagtatrabaho dyan, yan din, nawala ng trabaho. May pamilya din yung mga yan. Kaya napaka-importante na gumawa tayo ng paraan para tulungan sila na makabalik, makaahon ulit. Ano yung mga bago na pwedeng gawin ng ating mga maliliit na negosyante? Alam naman ninyo lahat yan. Kailangan siguro, bawas ng gastos. Bawas ang gastos sa pagbayad sa rent. Bawas ang gastos sa kuryente. Siguro, mag-downscale na muna. Para hindi na magsara ang negosyo, mag-downscale na muna. Dahil kahit papano, mapipilitan yung iba, magbawas ng tao. Kailangan, yung naiwan sa atin, kailangan mag-training para matuto yung tinatawag na multitasking. Hindi lang isa yung trabaho niya. Kung dati, accountant lang siya, ngayon pwede siya mag-receptionist din. Ang mahalaga rito ay makapag-survive lang hanggang umahon ulit ang ekonomiya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang sinasabi sa atin ng ating mga magagaling na doktor ay kahit na mabakunahan na, kailangan pa rin natin mag-ingat at hindi pa rin tayo masyadong dapat lalabas. Magbang muna tayo masyadong pupunta kung saan-saan. Kaya ang mga tindahan, ang mga retailer, mababawasan ang tinatawag na walk-in traffic. Mababawasan yun dahil wala nang naglalaboy-laboy sa ating lugar. Kailangan ang tindahan, ang
lalapit ngayon sa kanilang mga customer. Paano gagawin ito? Siguro alam na ninyo yung sagot dito. Kailangan natin matuto na gumamit ng ating internet. Hindi nyo kailangan magharapan. Kahit na nasa computer lang na kayo o nasa telepono lang kayo, makakapag-usap na kayo, makakapagpadala na ng order, makakapagsabi kayo kung kailan kayo magde-deliver. Yan ang talagang sa aking palagay ay dapat matutunan. Kapag ang customer ninyo ay nakakasiguro na hindi siya matatamaan ng corona dahil sa pagpunta sa inyong tindahan, ay siguradong bibili sila sa inyo. Kahit yung marketing, yung pag-advertise ng inyong negosyo, kailangan din gamitin yung internet dahil yung social media, karamihan yun. Yung mga anak ninyo, lahat yan may Facebook, may Twitter. Dapat magpaturo kayo sa inyong mga anak paano gagamitin lahat ng mga iba't ibang social media para maikalat naman ninyo na nandito kami, ito yung aming servisyo na ibinibigay. Kung mas maraming makakabalita tungkol sa inyong ginagawa, mas maraming lalapit. Ako'y tumitingin ngayon sa isang programa para nga sa ating mga maliliit na negosyante na paano sila mag-a-adjust dito sa ating post-pandemic world. Dalawang main water concessionaire natin dito sa Metro Manila. Yung isa ay Manila Water. Over 6.8 million customers. Ang operation ng Manila Water is within Metro Manila East Zone. Meron pang isang concessionaire ay Maynilad. Maynilad has over 9.4 million customers and 1.4 million service connections. Within Metro Manila, ang coverage nila is West Zone. Ngayon, yung dalawang concessionaire natin, ang main water supply nila is Angat Dam. 60% ng raw water allocation ay napupunta sa Maynilad, habang ang 40% ay napupunta sa Manila Water. Mula sa 325,000 na service connections noong 1997, ngayon ay may halos na 1 million na. Kaya mas malakas talaga ang demand ngayon. Ang Manila Water ay may daily deficit ng 140 million liters because of their growing service connections, at kadalasan pinagkukunan ng deficit na ito ay ang Lamesa Dam naman. Eh nagiging critical level na ang tubig sa Lamesa Dam. Hindi tayo nakakasiguro na tayo makakaasa na makakuha tayo ng tubig dun sa Lamesa Dam. Bukod pa rito, ang sinasabi ng ating mga hydrologist at saka nag-aaral tungkol dito sa problema ito, ang El Nino ay hindi naging sanhi nitong pagkakulang ng tubig. Ang talagang kakulangan ay yung water supply natin. Nadelay mga infrastructure project kagaya ng mga Cardona Water Treatment Plant sa Rizal. It was supposed to get 100 million liters of water from Laguna Lake daily, ititreat, lilinisin, idadagdag sa supply. Eh sa ngayon, yung Cardona Water Treatment Plant nagumpisa na. Nakakapag-distribute na sila ng 24 million liters a day. Yung Kaliwa Dam naman ay may potential na magdala naman ng 600 million liters per day sa Maynilad at Manila Water. Pero ang nangyari ay naging controversial ng konti ito dahil may mga environmental issues, may mga local na ayaw nilang maituloy itong programa. Siguro naman, siguro pag mas maging maganda ang pag-uugnay ng mga ahensya ng gobyerno at ang mga local residents at saka yung mga local government units, lahat ng local communities, makakahanap sila ng paraan para magamit naman natin itong water supply na ito na ay kailangan na kailangan na. Yan ngayon ang sitwasyon ng tubig dito sa atin. Sa kasalukuyan, nakasalalay pa ang kapakanan ng ating mga kababayan sa mga private companies para mapagsuplayan ng fresh water. Kaya kailangan, at least sa short term, sundan natin ang mga payo sa atin, magtipid tayo sa paggamit ng tubig, at mag-ipon tayo habang tagulan. Sa pagtagal ng panahon, maganda sana kung mapag-aralan natin, baguhin ang sistema, at balikan natin yung konsepto ng public utility. Isang korporasyon ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo. Dahil ito nga ay serbisyo, hindi dapat pinagkikitaan ng kahit sino. Dahil ang tubig is necessary for life. Hindi naman siguro dapat pagsamantalahan ang pangangailangan ng tao sa tubig. May isang industriya dito sa atin ngayong panahon ng pandemya na patuloy pa rin na namamayagpag at umuunlad. Kahit naka-lockdown na tayo at ECQ, ay umaasa pa rin sila ng 5 to 15% na growth rate sa kanilang industriya. Ang pinag-uusapan ko ang BPO industry or business process outsourcing. Dito kabilang ang mga call center, tech support at marami pang iba. Ngayon, bakit hindi sila naapektuhan ng lockdown at medyo gumanda pa ang kanilang sitwasyon?
Dahil yung sinasabing work from home, eh, dati na nilang ginagawa yan at saka internet-based sila. Kaya hindi talaga kailangan pumasok sa opisina, pwede nilang gawin ang trabaho nila mula sa kanilang mga bahay. Pangalawa, yung mga kliyente nila sa ibang bansa, hindi masyadong natigil ang kanilang pagpatakbo ng kanilang negosyo. At ang pangatlo, lalo na ngayon, ay kinailangan talaga yung serbisyo na yan. Dahil maraming negosyo ang nag-shift sa digital o online ngayong pandemya, laging may call center service provider ang sumasagot kapag may problema. Kasama na dyan, mga telehealth consultations na umpisahan yan dahil sa pandemya na imbis na magpunta ka pa sa doktor, ay pwede mo nang kausapin over the internet kung ano yung kaya niyang gawin, magagawa na nila. Sa kasalukuyan, tayo na ngayon ang pinakamarami na BPO workers. 1.3 million na dito sa Pilipinas. Sa ating India ang pinakamarami. Nalampasan na natin yung India. Bakit tayo naging number one sa dami ng BPO workers? Unang-una, dahil ang galing tayo mag-English. Kayang-kaya natin na yung punto na international ang dating. Pangalawa, yung technical proficiency. Talagang mataas ang kalidad ng ating mga IT expert. Kaya tayo kinukuha. Pangatlo, yung service orientation. Ito na nga yung tinatawag na servisyo. Lagi kong naririnig na nasasakupin na raw ng AI itong trabaho ng call center agents. Ngunit dito sa Pilipinas ay hindi pa rin tayo nasasanay at kailangan pa rin natin magkaroon ng kinatawag na human interaction. At dito tayo magaling. Pang-apat, hindi tayo sobrang mahal. Sulit na sulit para sa mga kumpanya. Hindi lang sa Metro Manila matatagpuan itong mga BPO o call centers. Meron na sa amin sa Lawag, Ilocos Norte, meron sa Metro Cebu, sa CDO, sa Bacolod, at iba pang mga probinsya at saka mga Metro City. Ang lahat ng requirement para sa ganitong negosyo ay matatagpuan rin sa probinsya basta't may maganda na internet. Di lang para sa edukasyon, kundi pa sa mga ganitong klaseng trabaho na napakalaki ang potensyal, kailangan natin padagdagan ang build, build, build at sama na natin sa build, build, build ang digital infrastructure. Mas maraming lugar na may malakas na internet, maraming oportunidad at mga bagong industriya ang mabubuksan nito. Maganda naman ang pasahod ng mga call center sa kanilang mga empleyado, kaya't magkakaroon ng pera na umiikot sa ekonomiya, bibigyan ng sigla ulit ang ating ekonomiya pagkatapos natin mag-recover sa pandemic. Itong industriya ng BPO ay isang halimbawa kung paano pa tayo pwedeng umahon pagkatapos ng pandemya. Ito lahat ay maaari nating gawin basta't matibay ang ating digital infrastructure, matibay ang ating internet. Habang napapalapit na tayo sa Agosto, sa ang pagbukas ng eskwelahan, hindi nakakapagtaka na meron pa rin pangamba ang ating mga magulang. Dahil ang mga balita na nakukuha natin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ay nagbukas na sila ng eskwelahan, nag-spike, dumami na naman yung cases, nagsara sila ulit. Kaya naman, ang Department of Education ay maraming iba't ibang pamamaraan para matuloy pa rin kahit papano ang pag-aaral ng mga kabataan. Ito ay mga sinasabi nating bagong sistema dahil hindi na pwedeng pumunta sa eskwelahan, hindi na pwedeng kausap ng face-to-face, ika nga. Kaya kailangan maghanap tayo ng ibang paraan na interactive na nakikipag-usap ang estudyante sa kanyang guro. Maraming paraan ang sinusubukan ng Department of Education. Ang pinakamaliwanag na pwedeng gamitin ay yung online learning, yung ginagamit ang internet. Kailangan lang sa online learning ay syempre meron tayong hindi tablet, computer. Kailangan din ay maganda ang koneksyon ng internet. Yung mga bata at saka yung mga guro, wala namang load yan para sa internet. Kaya kailangan ang DepEd din, ang gobyerno rin na magbibigay ng free na internet access para magamit na mabuti ng ating mga guro at ng ating mga estudyante. Tinuturuan na natin ang ating mga guro paano gumamit ng internet, kung paano gagamitin yung bagong sistema. Sa ngayon, nakapag-attend na ang 40% ng ating mga guro, meron silang ginawang parang seminar at kahit pahirapan, hinahanap pa nila yung signal kung pinuntahan nila para makapag-aral din ang mga guro kung paano gamitin ang sistema na online learning. Paano naman yung mga lugar na hindi inaabutan ng internet? Isang paraan na naisip nila
ay mag-provide sila yung materials, ilalagay sa USB drive, yung flash drive, yung maliit. Doon ilalagay yung mga libro, yung mga materials na pwedeng gamitin ng mga bata. O paano naman yung mga bata na nasa lugar na walang internet at wala rin silang mga tablet, wala rin silang mga device, kagaya ng computer. Gagawa na lang sila ng actual na physical na libro at dyan ang ipapadala sa ating mga estudyante para makapag-aral pa rin sila. Kapag kaganyan, parang yung homeschooling na rin ang nangyari dyan. Ang isa pang pinag-iisipan, pagka talagang wala nang ibang pamamaraan para sa pagturo, masyadong malayo at mahirap abutin yung estudyante, pwedeng gamitin ang radyo. Siguro iniisip pa rin nila kung paano gagawin dahil ang pagturo kailangan interactive. Kika nga nakikapag-usap ang guro at saka yung estudyante sa isa't isa. Pagka naman transistor radio lang ang gagamitin, isa lang nakikinig lang yung bata. Nasubok-subukan natin itong bagong sistema sa pag-enroll ng mga bata. Sa kasalukuyan, mga 14 plus million ang nakapag-enroll na sa iba't ibang pamamaraan. Pero ang 14 million, halos kalahati lang yan nung nag-enroll nung nakarang taon na halos 28 million. Siguro naman hindi nakakapagtaka dahil ang mga magulang ay nag-aalangan pa rin kung safe na na papuntahin yung kanilang mga anak sa eskwela. Ang isa pang issue na lumalabas ay habang dahan-dahan binubuksan ang ekonomiya, dahan-dahan magtatrabaho na ang mga magulang. Sino ngayon ang mag-aalaga sa mga bata? Sino ngayon ang mag-supervise sa kanila? Sa ngayon, sinusubok-subukan pa natin ang mga iba't ibang sistema, depende nga sa bawat lugar. At hindi natin masasabi na perfect ang kahit na anong isang sistema. Ngunit habang tatagal ang panahon, mapaperfect natin yan at papapagandahin natin yan at magiging mas maayos ang patakbo. Ngunit sa umpisa pa lang, subukan talaga natin na ipagpatuloy ang edukasyon ng ating mga kabataan. At ang ating DepEd ay ginagawa lahat ng paraan para magkaroon ng tuluyang pagtuturo sa ating mga kabataan. Siguro sa suot ko, na may suot akong Philippine flag, alam na ninyo kung ano yung magiging subject nitong vlog na ito. Pag-usapan naman natin ang ating napakagaling na mga atleta dito sa Tokyo Olympics na nagpakita ng galing, ng husay, ng sipag, nag-uwi ng karangalan. Sa gitna nitong inaatake tayo ng Delta variant, ang dami nating hinaharap na kahirapan. Kahit papaano, meron tayong counting dahilan na ngumiti at maging proud ulit. Proud to be a Filipino, proud of our athletes. Siyempre, nagsimula tayo sa balita ni Heidelyn Diaz. Siya ang nagkamit ng unang-unang gold medal para sa Pilipinas sa buong kasaysayan ng pagsasali ng Philippines sa Olympics. We are so proud of her, we are so inspired. I'm sure yung mga kabataan, marami magwi-weightlifting ngayon dahil talaga nakakita sila pwede pala maging champion, a world champion. Nasundan pa ng mga iba na may pag-aasa talaga magkaroon ng medal. Isa na ito sa pinakamagandang performance ng Pilipinas sa Olympics. Dahil dito sa mga magandang pangyayari, siguro dapat tignan natin ano pang magagawa natin para mas dumami pa ang mga atleta natin na nagkakaroon ng medalya at nakikilala sa buong mundo sa kanilang galing. Ang mga dumadating sa Olympics ay hindi lang biglang naisip pupunta sa Olympics. Habang buhay yan. Years of sacrifice itong pinag-uusapan. Sana meron ding katumbas na tulong na nanggagaling sa pamahalaan at saka sa private sector. Ganito ang sistema ng ginawa noong 1979. Sinimulaan yung proyekto tawag Gintong Alay Program. Merong government program para tulungan silang lahat. Ngunit may tulong din ang private sector. May parang tinatawag na godfather ang bawat sport na yung mga malalaking kumpanya, yung mga mayayaman, pagka-interesado sila dun sa sport na yun. Halimbawa, merong iba. Nung bata sila, nagba-basketball sila, yun ang tinulungan. Yung iba, judo o taekwondo. Nung bata sila, naging interesado sila, na yumaman na sila, tumutulong sila sa sport na yun. Ang bakit na ni Sato, kung isang ko Sato kita,
Ang kasabay nito, kung maalala kasi ninyo, dati Department of Education ang tawag, DEX, Department of Education, Culture and Sport. Merong grassroots sports development program. Lahat ng mga estudyante sa public school may oras para makapag-exercise, para matuto sa isang laro, magkaroon siya ng mas malakas na katawan. Ito'y kasama sa educational program. Tapos, pagka na-discover na may pag-asang maging champion, ipapasok sa gintong alay. Naging institutionalized ang pagtulong sa sports development. Sana mas may magandang sistema, baka meron pang ibang mas magaling dyan na hindi nakita o hindi nasustentuhan na pwede rin manalo ng medalya. Sana itong mga ito sa umpisa pa lang ay nabibigyan na ng tulong para hindi lamang tayo nagbibigay ng premyo kapag nanalo. Nagsusuporta pa tayo para tulungan silang manalo. Alam naman natin na ang Pilipino ay world class talaga. At ito ay paalala lamang na huwag tayong nag-iisip na may mas magaling dyan kasing galing tayo ng kahit sino sa buong mundo. Yan ang paalala sa atin ng ating napakagaling na mga atleta. And na ibalik ang ROTC sa ating mga eskwelahan ay ginawang urgent nga ni Pangulong Duterte. Tawag namin dyan RO, yung ROTC. Ano ba yung ROTC? Mga millennial. ROTC stands for Reserve Officers Training Corps. Ang ibig sabihin nito, may training, nasa eskwelahan pa, para sa reservist. Hindi so active duty na magsisilbi ka agad sa military. Kung hindi, pagka kailangan sila as reservist, hindi lamang sa gera, kundi sa national crisis, kundi sa disaster, pag kailangan sila, nandyan sila, they are well trained, alam nila yung unit nila, alam nila yung gagawin nila. Ang usapan ngayon ay sinasabi ng iba na hindi na kailangan yung ROTC dahil hindi naman tayo nagigera, wala naman tayong kaaway na ngayon, wala naman tayong pangangailangan sa reserve officers. That's not the main part of it. There are several aspects to it. The first aspect is for the individual. The ROTC will teach you the qualities of camaraderie, the qualities of leadership, and the qualities of courage. You will be reminded of what your duty is to the country and what honor means in serving the country. Maalala ninyo, nung unang panahon, nung matagal na, panahon pa ni John F. Kennedy sa United States, nung siya'y presidente, siya'y gumawa ng tinatawag na Peace Corps. Ito naman ay hindi lumalaban, pero kung umiikot sa buong mundo, tumutulong para maging maganda ang pagtingin sa mga Amerikano. Ang ROTC, ganun din, ngunit local lang. Nung I was 18 years old, wala namang RO, wala namang national service na tinatawag. Pero siyempre, ang father ko galing military, sabi niya, kailangan magsilbi ka. Pumasok ako sa Marines Basic Officers Course. Nandiyan ako sa Bonifacio, kung saan ako pinahirapan ng aking mga trainer. Mula nun ay pumunta naman ako sa Tanay. Kasama ko ang 2nd Infantry Division, Camp Kapinpin. Doon ko ginawa yung tinatawag na JAMOC, Jungle Warfare Mountain Operations Course. Ewan ko kung meron pang ganun. Nandun kami sa gubat, tinuturuan kami kung paano lumaban sa gubat, kung paano mabuhay sa gubat. Pagkatapos naman nun, tumuloy naman ako sa Fort Magsaysay. Doon ako nag-training sa Special Forces. Yung klase ko doon was the SFOC, niyatawag na Special Forces Operations Corps. Doon naman ako tinuruan ng mga survival dahil ang trabaho ng SF may iwan at mag-o-organize ng puwersa kapag ka may gera. Yung pinakamahirap na dinaanan kong training ay yung SR, yung tinatawag na Scout Ranger. Yan talaga, hindi lang mabigat sa katawan, kailangan talagang mag-isip. Kasi small unit tactics yan, hindi yung malaking batalyon ang galawan dyan. Team by team, maliliit lang ang team ng SR. Parang Special Forces, ganun din, maliliit lang ang team. Kaya kailangan matuto kayo na mabuhay kahit na matagal kayong nasa gubat, wala kayong contact dun sa inyong headquarters. Alam nyo yung gagawin, alam nyo na magtago, na kung kailangan lumaban, lalaban. Kung kailangan magtago, kayo magtatago. Marunong kayong gawin lahat na. Hindi ko makalimutan. Minsan, tatakbo ko, pina-roadrun eh. Pero roadrun, full pack. So, kailangan kompleto yung gamit mo eh. Gumawa ko ng kahon. Walang laman yung pack ko, pero linagyan ko ng karton para mukhang malaki, mukhang puno, pero wala namang laman. Wala, nahuli. Pagdaan ko, nakita nung instructor, sabi niya, mukhang magaang masyado ito.
kumuha ba namin yung buhay na bato, dalawang ganun kalaki sa ilog, ganyan kalaki, linagay sa, yun ang tinakbo ko, 15 kilometers, alam niyo ba kung gano'ng kabigat yun? Nung dating ng panahon, naku, kahit saan kami papuntahin, kahit anong paketin sa amin na bundok, kayang-kaya, kahit anong kargahin namin, hindi kami nahirapan. Yan, isa pang malaking bagay yan, yung self-confidence. Ituturo sa'yo ng mga training na ito, na mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa akala nila. In other words, they're capable of doing much more that they thought they were capable of doing. And that increases your self-confidence, which makes you a better person. Kita nga natin, itong ating mga kaibigan na nasa showbiz. Yung isang kaibigan ko, si Robin Padilla. Eh, nakita gusto maging reserve officer yan. Isa pang artista natin, yung Matteo Guidicelli, pumasok sa SR. Sa Scout Ranger, siguro kakayanin naman niya, triathlete siya. Pero again, I think it is his statement of his commitment to the country. Napakalaking bagay yan. I think it is important because the elements of discipline, leadership, camaraderie, duty, honor, all of those things do not only apply to the uniformed services, they apply to every single citizen of the Philippines. Sa palagay ko, pag i-banyalak natin yung ROTC, yung mga katangian na yan ay babalik sa ating mga kabataan. Itong nakaraang ilang araw, nabigyan tayo ng mga alerto ng National Grid Corporation of the Philippines, yung NGCP. Nag-yellow alert, meron red alert tungkol sa kuryente. Ito ay dahil nagsara yung tatlong power plant na nagbibigay ng kuryente dito sa Metro Manila at sa mga karatig na mga probinsya. Nangyari pa naman ito sa gitna ng pandemya. Siyempre, lahat ng tao ay nasa loob. Wala na tayong mall ngayon, kaya siguro yung papalamig sa bahay. Dagdag na ito sa krisis na hinaharap natin na pandemya. Dati, inaalala natin pag brownout dahil walang ilaw at mainit, walang air condition, walang electric fan. Ngayon, mas malala pa. At ang inaalala natin na ang buhay ng mga ibang pasyente, ang ating mga vaccine na pahirap ang nating kinuha sa iba't ibang bansa para maharap itong pandemya. Ang pangangailangan natin sa power supply ay walang tigil yan, parami ng parami. Habang gumaganda ang ating kabuhayan dito sa Pilipinas, ay talagang kuryente ang pinakapundasyon niyan lahat. Kaya nung panahon pa ng aking ama, talagang dinidevelop natin na mabuti ang ating ekonomiya, ang ating agrikultura, lahat. Yun ang hinanap talaga na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente. Kaya lahat ng iba't ibang teknolohiya noon ay pinag-aralan. Una, dahil marami tayong ilog ay hydroelectric plant. Tapos nanguna tayo sa buong mundo sa paggamit ng geothermal. Yan noon ay ang pinaka-state of the art, ang pinaka-bagong teknolohiya na ginamit para magkaroon tayo ng power. Noong 1985, natapos itayo yung Bataan Nuclear Power Plant, ngunit hindi nabuksan. After 86, tuloy-tuloy yung mga brownout. Napilitan tayo, hindi ko na siguro kailang sabihin yun. Kasama sa power supply ay ang pagpalawak ng electrification na tinatawag. Kaya nagkaroon ng Rural Electrification Program kung saan hindi lamang ang mga syudad ang may kuryente, kung hindi kahit sa malalayong lupalop, kahit sa mga isla, naglagay ng submarine cable sa malalaking mga isla. Importante rin kahit na malakas ang ating power supply, kailangan mapunta sa lahat. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin ang rural electrification para umabot tayo ng bawat bahay dito sa Pilipinas ay may kuryente. Nung governor nga ako ng Ilocos Norte, ganyan din ang nararamdaman natin, ang dalas mag-brownout. Sabi namin, kailangan siguro, imbis na kumukuha tayo ng kuryente sa malayo na lugar, sana magkaroon tayo dito. Naisip nga namin, yung nakikita ng marami na, yung mga windmill. Kaya mula nung natayo yung windmill, hindi na kami nagba-brownout dahil basta't umiihip ang hangin, ay meron kaming kuryente. Ngayon ay papunta na tayo sa mga bagong teknolohiya, lalong-lalo na meron tayong inaalala tungkol sa environment. Kaya't napunta na tayo sa yung tinatawag na renewable energy. Ibig sabihin, energy na pinagkukuhanan natin na hindi na uubos. Yung hangin, halimbawa, wind power, hindi na uubos. Ang sumunod naman dyan ay yung teknolohiya, yung tinatawag na solar. Bagay na bagay sa Pilipinas dahil alam naman natin, malakas ang araw dito sa atin. Kahit saan, yung windmill, namimili pa ng lugar yan. Kailangan maganda yung hangin. Yung solar, kahit saan mo ilagay. Ngayon, siyempre, maraming nagtatanong, paano nga pag hindi umiikot yung windmill? Paano pag gabi? Wala yung solar, wala
akong kuryente. Kadalasan, kailangan natin yung kuryente sa gabi. Ngayon, nagbago na naman ang teknolohiya, nagprogreso na. Meron na mga baterya na kahit kung sino lang ay pwede nang gamitin. Halimbawa, yung mga isla na malalayo, yung mga very isolated na lugar na hindi inaabot ng kable, pwede maglagay ng windmill, pwede maglagay ng solar. Yung nakukulekta sa araw, pwede nalagay sa baterya. Technology has changed our life within our very short lifetimes, and it's something that is very much felt. But we should use that to our benefit because there are very many startling new technologies that are out there that we can use for energy development and energy supply. As long as we continue to look out for these opportunities and study them well as to their appropriateness for the Philippine setting, I think we will be able to keep up with our power demand. Kailangan tingnan din natin ang ating epiralo, ang struktura ng ERC. Kailangan natin tingnan ulit ang mga batas na yan, ang ating mga procedure, ang ating mga rules para bumagay naman tayo sa mga bagong sistema at sa mga bagong teknolohiya. Dati, meron tayong limit kung gaano karami, ilang tonelada ang pwede natin import sa isang taon. Ginawa yan para proteksyonan ang ating mga magsasaka para naman ay hindi masyadong papasok ang mga tigalabas na produkto at masira naman ang industriya. Ngayon, ang rice tarification law ay tinatanggal na yung limit doon sa pag-import. Kaya naman nangangamba ang ating mga farmer, paano yan? Bibili ang tao ng imported rice. Bakit naman magkakaganon? Dahil ang katotohanan nito, yung mga imported rice ay mas mura kesa Philippine rice na produced dito sa Pilipinas. Mataas ang ating production cost per kilo, mababa naman ang ating yield. Palapit pa lang tayo sa 6. Sa China, meron na siya 10 to 12 tons, pangkaraniwan na sa kanila yon. Kung galing sa ASEAN country ang importation, 35% ang taripa. Kung galing sa non-ASEAN country, pero pasok doon sa minimum access volume na tinatawag, yung commitment natin sa WTO, 40% yung taripa. Pag galing sa ibang bansa, sa labas ng ASEAN, pero lagpas doon sa access volume, 180%. Saan naman gagamitin itong makukulikta na tarif? Ang nakalagay sa batas ay 50%. Kalahati ay pambili ng rice farm machineries and equipment. Ito ang pondo na tinatawag na PhilMEC. Tama din ito dahil tayo sa buong Asia ang pinaka least mechanized na agricultural country. Ibig sabihin, hindi tayo halos gumagamit ng malalaking traktor, malalaking thresher, malalaking harvester, malalaking drying plant. Kaya't maganda yung post-harvest facilities and harvest facilities ay pagandahin. 30% naman ay nasa rice seed development, propagation, and promotion of inbred seeds para maroon tayo mga variety na bagay na bagay dito sa Pilipinas. Hindi ganong napepeste, medyo mas matibay pagka maulan o mas matibay pagka may bagyo. So yung magagandang hybrid, magagandang inbred, magandang variety. 10% ay sa expanded rice credit assistance, concessional credit facility for farmers and crops. 10% ay RESI extension services or training programs for farmers. Bakit tayo ngayon naghahabol sa ibang bansa? Bakit mababa ang ating yield? Bakit mababa ang ating ani? Bakit mataas ang ating production cost? Paano tayo nagkaganito? Maganda naman ang patakbo ng ating rice farmers nung nakaraan. Umabot pa nga tayo sa araw na nakapag-export tayo ng bigas. We were a net rice exporter for a while. Ngayon, ay nandito ngayon tayo. We are one of the largest rice importers in the world. Kahihaya. Bumibili tayo sa Vietnam, bumibili tayo sa Thailand. At kung titignan ninyo, pag-aaralan ninyo na mabuti, ito pang isa pang masakit na makita. Lahat ng nagpaganda ng agriculture industry ng binibilan natin ng Thailand, ng Vietnam, hulaan ninyo kung saan nag-training lahat yan. Sa UP Los Baños, sa IRI. International Rice Research Institute. Hindi ito Philippine agency. This is an international research institute na linagay dito sa Pilipinas para mag-research, para alam natin yung pinakamagandang mga variety para sa ating mga farmer. I'm glad to know that the institute is prepared to make these seeds available to all nations. To all nations. Dan sila natuto. Kaya hindi nila maintindihan kung sa dami lang natutunan sa atin, tayo hindi natin magawa yung tinuro natin sa kanila.
katotohanan ay napabayaan ang sektor ng agrikultura ang ating mga magsasaka sa ilang taon na, sa ilang administrasyon na. Ngayon lang na nakilala ulit na may krisis talaga ang mga farmers ng palay dito sa Pilipinas para makapag-compete tayo. Ang agrikultura kasi ay hindi lamang ang pagtanim. Ang solusyon dito sa lahat ay kailangan paabutin natin ang mga farmer na maging competitive ulit sa world market, lalong-lalo na sa bigas. Ang buhay ng lahat ng agrikultura, ang pinaka-basic na pangangailangan ay patubig, irrigation. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung kanal-kanal na maliliit. Pinag-uusapan nito is parang highway ito ng tubig eh. Para pagdaloy ng tubig mula sa bundok ay hanggang sa baba. Kahit malalaking construction ito. Ang isang kataka-taka, nagulat ako nung nalaman ko, nagbabayad ang farmer sa NIA. Tinanong ko sa NIA, magkano ngayon ang utang niyang farmer sa inyo dahil hindi nakapagbayad? Sabi nila, ang utang ng farmer sa amin is 12 billion. Sabi ko sa kanila, and this is many years ago, sabi ko sa palagay niyo ba, may babayad niyo? Kalimutan niyo na yung 12 billion ninyo. At huwag na kayong mangulekta dahil surbisyo yan ng pamahalaan sa taong bayan, sa ating mga magsasaka. Kaya maganda naman ang deklarasyon ng Duterte government na titigil na yung practice na yan. Kailangan mong magbigay ng pautang. Land bank dati yan, agricultural bank eh. Kaya tinayo ang land bank para tulungan ng mga farmer. Pero land bank nagbago na, more or less commercial bank na sila ngayon. Meron tayong kailangan na binibigay ng magandang binhi. Kaya kailangan may research and development para meron tayong magandang seedling. Kailangan nagbibigay tayo ng production para sa farm inputs, para sa pesticides, para sa fertilizer, sa gasolina ng kanilang mga traktor, ng mga machinery, yung mga post-harvest facilities. Pag-ani niyan, kailangan dadalhin yung palay sa unang-una. Siyempre, dadali mo sa dryer. Tapos dadali mo sa milling para maging bigas. Kaya kailangan may milling machine, kailangan may drying. Yan ang pinakakulang natin dito sa Pilipinas, yung tinatawag na post-harvest facilities. Pagka na-process na, bigas na yung palay, bigas na, saan ngayon dadalhin yan? Ang FTI, isang agro-industrial complex na itinayo noong 1968 sa Taguig City, sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit dumaan ito sa maraming pagsubok. Kagaya na lamang ng pagkakabenta ng 70 hectares mula sa kabuuang 120 hectares nito sa isang pribadong kumpanya noong 1986. Yung food terminal, isang malaking bagsakan. At doon dadalhin lahat ng nabili ng NFA, lahat ng nabili ng gobyerno, doon ibibenta. Kontrolado ang presyo dahil nabili naman itong mga produktong ito ng mura ng gobyerno. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na Kadiwa Store. Yung Kadiwa Store, kung saan nagbebenta na mura na bilihin ang gobyerno. Nung panahon ko na governor, ay sinubukan namin gawin ito at mukhang naging effective naman. Inaasikaso natin para sa mga farmers lahat ng buong proseso mula sa production hanggang sa marketing, hanggang sa pag-ulit sa next season. Kaya siguro, pwedeng gamitin ito na parang pilot project na i-scale para sa national. Kahit makita ninyo, yung panahon na nakapag-export tayo, buo yung sistema ng agrikultura. Hindi yung dito lang, may konting development dito, may ano dito. Buo ang sistema. Mula sa production, mula sa pautang, mula sa research development, market information, hanggat sa pagsundo ng produkto, pagdala sa merkado, pagpapantay ng presyo para hindi mahirapan ang consumer, hindi rin nahirapan ang magsasaka, lahat ito ay in place. Kaya't naging maayos ang ating agrikultura noon. Kaya naman, naging exporter tayo. Kaya naman tayo isa sa pinaka-successful noon. Lahat ito ay nawala. Recently, yung 10 billion actually kulang talaga yan. Kaya lang, yan yung commitment ng gobyerno and we will have to make do with it. As a former legislator, I was reading the Rice Tariffication Law and the IRR. Ang nakikita kong pagkukulang lang talaga dito sa rice tariffication ay ang implementation at saka walang plano sa agricultural infrastructure. Sana, imbis na mag-appropriate sila 50% dito, 10% dyan, mas maganda sana para sa akin, gumawa na ng development plan. Tapos popondohin nila ng tariff. Para hindi sasabihin, basta 50% dito, kahit anong mangyari, 50%, kung may problema, dapat nagdagan yung isang sektor, dapat nagdagan yung credit, dapat makapag-adjust lang tayo. And that will only happen kung meron tayong talagang plano na by
this year, ganito karami ang irrigated area natin. By this year, ganito ang na-organize natin na cooperative. By this time, ganito ang naapektuhan na techno-demo natin na farmer. Meron tayong plano. And of course, ang pinaka kinakatakutan, hindi lamang ng mga magsasaka, kung hindi tayong lahat, ay ang smuggling. Kailangan natin tutukan ng husto yan para hindi na umabot sa ating mga palengke. Okay, gawin na lang nilang emergency stock yung mga nahuli nila. Para naman, pag humihingi kami sa local government ng emergency stock sa NFA, pagka may bagyo, ay hindi na bulok yung ibibigay sa aming bigas. Agriculture is a fundamental sector of our economy and our society and even our culture. So it is that important. And to nurture it, government has to have a holistic policy towards the agricultural sector. It has to identify exactly what needs to be done, how it's going to be done, who will do it, and the schedule within which it will be finished. Ang approach ay hindi dapat piecemeal kung tawagin yung isa-isa. Dapat ang approach dyan is buo. Lahat ng aspeto ng agrikultura ay kailangan isama. Dahil hindi tatayo yan ng mag-isa. Kailangan natin patibayin ang sektor ng agrikultura para kahit hindi natin na sila maproteksyonan, kaya nilang mag-compete sa world market. Kaya nilang makipagsabayan kahit na kanino. Maganda ang produkto, mababa ang presyo, makapag-provide ng sapat na volume para makipagsabayan sila kahit na sinong producer, kahit sinong bansa. Ano ngayon ang ibig sabihin na maganda, malawak at matibay ang healthcare? Ang WHO nakapag-identify ng 6 na aspeto na dapat talagang patibayin para mas maganda ang pag-deliver ng healthcare sa ating mga mamamayan. Unang-una ay ang matibay na health leadership. Ibig sabihin, yung ating mga healthcare professionals, lahat ng mga nagdedesisyon, naggumagawa ng polisiya tungkol sa healthcare, ay kailangan pinakikinggan sila ng tao. Meron silang kredibilidad at sila'y respetado ng tao at nakikinig ang tao sa kanila. The transparency is important that people see that our healthcare system is working for us. Kasama siyempre sa transparency, accountability. Kung merong magkamali, may nakita, may katiwalian, may pananagutan sila, kailangan silang pasagutin. Isa pang aspeto ng matibay na healthcare system, yung pinatawag na health information system. Nakita natin sa pandemyang ito, gano'ng kahalaga ang tracing at saka yung testing. Gumaganda naman yung ating testing, yung contact tracing, pinapatibay ngayon ng gobyerno. Pero kahit na walang pandemya, kailangan pa rin natin yan. Kailangan bawat isang tao, kahit yung nasa bundok, merong medical record. Yung ating RHU, may proposal ko yung barefoot doctors noon. All of those things kailangan natin gawin para paabutin sa lahat ng ating mamamayan ang healthcare. Siguro, maliwanag na pinakamahalaga ay yung financing. Paano babayaran itong healthcare system? Yan ang pinakamalaking problema. Kaya gumagawa tayo ng mga health insurance. Yung ating health insurance ay ang PhilHealth. Itong nagbibigay dapat ng health insurance sa lahat ng buong Pilipinas. Itong problema, kung paanong pondohan ang healthcare system, ay problema ng lahat ng bansa dahil napakamahal na sistema ito. Unfortunately, dito sa Pilipinas, nakita natin ang PhilHealth, ang inaasahan natin, instead na sila'y tumulong, ay nakita natin naging pugad ng katiwalian. Yung isa pang bagay na in-identify ng WHO, ay yung human resources in the healthcare system. Na sapat ang ating mga doktor, sapat ang ating mga nurse. Yung ibang lugar, ang kanilang naging strategiya, nag-i-import sila. Sa US, alam natin, pag umuwi lahat ng nurse na Pilipino at saka doktor na Pilipino, hindi na tatakbong ospital nila. Sa UK, ganun din. Kaya marami tayong professionals, pero siguro kulang ang binibigay natin sa kanila. Kaya tayo nag-a-abroad lahat, di ba, bago nag-pandemya. Ang isa pang aspeto na na-identify para sa magandang healthcare, availability, na meron tayong makukuhang gamot, na magandang gamot, na abot kaya ng magiging mga pasyente. Naging maliwanag na maliwanag yung mga
Pangangailangan natin dito sa pandemya sa inyong mga test kit, yung mga supplies, yung mga PPEs, lahat yan. Dapat talaga yan, bilhin na ng gobyerno at pamigay na lang sa taong bayan. Ang nahuling aspeto na binanggit ng WHO is service delivery. Ibig sabihin na maganda ang trato sa pasyente. Diyan naman tayo magaling. Kaya gustong-gusto tayo nurse, gusto tayong caregiver dahil ang babait ng Pilipino. So, doctor man, a nurse man, kahit na hindi professional, may malasakit sa kanyang kapwa. 138 ang bed capacity ng National Kidney and Transplant Institute para sa mga COVID patient. Pero puno na ito ngayon ng mga pasyente positibo sa COVID o pinaghinalang may COVID. Hindi na nila kayang tumanggap ng mga pasyente na severe o critical ang sakit na COVID. At nag-announce ang PGH at yung ibang mga private hospital na sa nakarang 3 linggo na yata ay sinabi puno na kami. Puno na ang ICU namin, puno na ang ospital namin. Wala namang bansa na makakapagsabi na pinaghandaan nila ito. Lahat tayo ay nagulat. Kahit na yung mga mayayaman na bansa, maaga pa lang sa pandemya, nahirapan sila dahil mabilis na puno ang kanilang mga kama. Yan ang dapat natin isipin kung paano tayo nakahanda na hindi tayo gumagastos ng mga infrastructure at facilities na hindi ginagamit. Ang aking pananaw is huwag na tayong magtayo ng malalaking ospital sa malalaking siyudad lamang. Maglagay tayo ng maraming RHU, yung Rural Health Unit. At meron talagang programa para dyan, pero hindi na-implement dahil kuminsan naubusan ng pondo. Kahit sino, kahit anong yaman, kahit anong sikat, kapag may sakit, hindi makapag-enjoy ng buhay niya. This is something that is critical to the very happiness of all of our people, is to be well and to be fit.